Nagtatampo pala si Patrick kaya hindi pumasok kahapon. Hindi po. Hindi daw po nakakain ng lechon. Eh, pataba. Tsaka ano to? 4600. Kailangan natin ng nitrogen tsaka phosphorus. Tapos sahaluan natin ng calcium. Ang pampatibay ng ano ng talong para tumibay yung ano nila, yung puno nila. Kahit sa tao yung calcium kailangan. Ganun din sa gulay. Tapos bumili na rin ako ng fungicide. Kasi kahapon nagdadamo kami dito, may nakikita akong uod sa ano sa ilalim. Haluan natin ng i-spray natin ng fungicide. Yan, tinuloy ni Eddie ngayon yung pag-spray sa damo. Para habang naghihintay tayo ng punla, itatanim natin sa intercropping. Tuyo na yung damo. Kapag-grass cutter ko na lang sana, kaso walang gasolina. Ilang litro ubusin yan. Tsaka matagal. Ito, sabay-sabay. Pagkatapos nito, doon tayo sa farm 1. Yung okra naman didiligan natin. Yung pagpapatawa namin, ididilig lang namin. Pwesto yung drum. Sa gawing gitna. Malakas talaga yung takalang yung time. Wala yung ipagpapatawaan. Oo. Parang patabaan na yan. Dito, ibang... Pataba nga talaga yun. Organic. Mga pati damo ang tataba. Lahat mataba eh. Ako lang dito mataba eh. Si Patrick. Kaming tatlo nila Eddie. Nung ulam natin. Ay kasarap. Munggo tsaka balatong. Munggo tsaka balatong. Lalunggong tsaka isda. Ay saan dami, apat. Apat ang ulam natin ah. Masisira ulo ko sa munggo, inyo. Munggo tsaka balatong. Tapos galunggong tsaka isda. Isda, oo. Ito guys, ang pagtimpla namin. Kalahati lang ng calcium nitrate. Kalahati ng lata ng sardinas. Yan. Sa isang timba. Tapos itong 4600. Halos puno isang lata kasi malalaki na 'yung talong natin. Saka natin na lagyan ng tubig para matunaw. Tapos ganito rin ang dilig. Isang latang sardina sa isang puno. Sample. You know. Tapos ito yung gagamitin kong tabo para mabilis. Siguro ito pagpuno. Mga limang puno. Limang puno ng talong. Dalawa. Tatlo. Apat. Apat na puno. Okay. Kaya yung isang timba, Trek, isang tudling? Kaya yan. Sa ano? Tipid lang yan, isang sardinas, isang lata ng sardinas lang. Ayan o. Tapos si spray na yan. Meron ako nakikitang naninira. Ayan o, sira yung dahon. Kailangan lang di tatama sa dahon. Ayan.
na lang lumaki, no? 12 beast pa lang yun niya. Oh, 13. Oh, pang-13 na ngayon. Malakas talaga yung ano yan. Chicken manure, ano? Oo. Oh, kaano order pa tayo nun. Pagka namumunga na yan, kailangan yun. Tapos yung susunod nating dileg, puno na nung lata ng sardinas yung calcium nitrate. Tapos ganun din yung pataba. Magkano niyan? Yung pakingwa pa, 40 niya, 40 niya. Sa ano, Ing? Sitaw, 40 na lang. Eh, baka, ewan ko, bababa, bumababa pa raw yan. Dahil maraming dumarating. Hindi yung pala mauubos yung 5 kilo eh, no? Hindi yan. Hindi, yung calcium nitrate. Ay, hindi. Basta ka nakalahati na. Oo. Ay, maganda naman yung bulas mo. Saka hindi naman mangulot bulong eh. Bibigla eh. Ito, ito, tinanim ko lang to ng huli. Sobra naming punla. Ayan. Diniligan ko. Nasama to, okra pala to. Hindi pala. Pumalit ka, okra. Hindi, hindi pala talong to, okra. Gusto ko na nga bunutin ganito eh. May dilig eh. Ayos lang yan, panduto-luto eh. Baka nyo nagpangkulay daro ngayon. Buti rin, hindi mo sinama pa to. Sayon. Ika dami oh. Ang dami nga tumubong okra eh. Okay. Tapos na tayo. Time check natin. Magka alas 10, quarter to 10. Pwede na magpahinga. Uy! -40 degrees po ang init ngayon sa atin. Dito sa Luzon. Ito na yung ulam natin. Pwede na tayong kumain pamaya-maya. Yun no, balatong tsaka munggo tsaka Gigi. Tikman natin tong ito yung seminis, yung ano, dilawang laman. Ganito yung nakatanim sa amin dito, yung pahinugin na lang. Ayan o, matamis ah. Na. Yan, palamigin natin ng konti para kunwari galing sa rep. Ito tayo. Kain na po. Kain na po tayo. Mga po, mangan. Kain na po, kain na. Ulam po, munggo, tsaka balatong. Isda, tsaka fish, tsaka galunggong po. Eh,
Ay, karami naman. Kaya sa susunod na, ulam na natin, ano? Tuloy nga naman. Sasaing natin. Sumo? Ay, hindi ko makain yung isa dyan. Bali sa inyo na lang. Hindi, pagkitira kami namin eh. Masarap ba yun? Medyo. Pero laing kumakain ka. Laing tayo sa unog. Buti pa yun yan. Laing. Oo, namimiss na lang yun ah. Basta huwag mo lalagyan ng tuloy. Ba? Ano muna tayo ngayon? Gulay, isda. Pwede bang ilaing yung nandun tibing yung kape to? Ay, pwede naman yun. Yan pala. Pwede ba yun? Gagawin sa may baho? Ano sa kanya gusto niyo. Pwede yan. Bago sa pan, meron din natang gado dun ah. Lapan, di pa rin. Naliliit ba? Baka bukas doon muna tayo. Ito yun na yung open. Oo. Oh. Galing din natin yung hose ha. Naga. Di lang kung pamulat yan yun. Bagsak ang presyo ng okra ngayon. 5 piso na lang yata. Pagdilig-dilig lang muna tayo. Di lang pwede yung didiligin yun. Madaming sabay-sabay na umani ngayon niya, kaya nagbuksa. Ano, patabangan na na? Oo, muna. Pasak dilag-dilag yung... Patas po muna kami ng presyo. Ipo namin yung piso. Ganyan yung nangyari nung magtanim kami dito. Nagkasabay-sabay yung okra. Nagmura, nag-5 piso. Ang ginawa nila, pinastable nila yung lahat ng okra nila. Sa amin natira. Kasong asang presyo. Kaya bandang huli. Talo sila. Panalo kami. Para. May nang loob nila kasi. Pag 5, ala na talaga. Kahit 10 trek. Kahit 10 yan. Dahil kano yung pataba ngayon. Mahal na yung diesel tsaka pataba ngayon. 2-4. Yun lang magkano yung urea isang kabaan. Kano yan? Halos 3,000 na. 2,900. Nagtanong ko kay Apo Sayot yan kanina. Oo. Oh. May gift pa lang 2+. Yung mga yun. Doon yung tayo bumili. Doon nala. Dito ako na sa bahayin bumili. 2,900. Dapat hanggang medyo mura, naka-stock na tayo. Kapag pala, kanyo mo na isang kabas. Pausang ko kama. Hindi malabo eh. Kung hindi lang gamot, tinitest ko. Sabi ko, sample lang ko. Kaya ikang 900. Kilala ka naman ni Tao Sao. Bumata pala eh. Na? Bumata. Bumata. Good morning po. Ay, kalbo ha. Tinaas ko yung skupya ko. Mas malalaki daw sa akin. Kalbo rin eh. No? Wala yung kalbo eh. Maliwanag di maliwanag na eh. Hindi after. Aga naman ang bumusit nito. Mapamusit si Kuya Eddie eh. Mainit kasi yun sa may tapat ng tindahan niya kanina. Napakainit. Oh, pag umaga, walang ano doon. Ano siya yun? Baka ako mapali. At kaya pala ako mapali. Lintuengel daw ako. Dalawa pa niya. Yata pa kumuha sa akin. Pinakita ko nga lang sa kanya nung lumabas na siya eh. Kanin, kanin. Ito yung gumatang sa pako. Nanalo. Paamu yata yun eh. Hindi ah, layo. Ayun! Wala kayo matrik. Gagamba yan. Gagamba? Tarantula. Kala, mahas na yun. Mabulis na. Patigin pa mo sa akin, kuya. Kala ako. Lumayo matulog ko si Eddie ng paaya. Biglang nag-inom. Nag-shot ka ng isang bote. Ano dahil? Ano sabi mo?
Nagtatampo pala si Patrick kaya hindi pumasok kahapon. Hindi daw po nakakain ng lechon. Makakain po. Hindi mo dati nakakain. Hydrating kinain mo. Hindi mo na akong kinain. Kaya pala. Pero nanghihinayang po siya ngayon kasi hindi po siya nasa Makila Boss Ridge. Sarap po ng papaitan. Saan? Napasayaw ka rin doon. Ikaw ba? Sumayaw ka na. Ano yun? Ataw ako kay Sunny Boy. Hanggang sa umpisa, hanggang pa uwi kami. Sunny Boy yung nakita mo sa vlog. Ganado yan eh. Patubig tayo. Patuyo na yung... Oh, tuyo-tuyo na yung sitaw at yung talong. Tuyo na yung nabao. Kaya nilawangan ni Patrick. Para kasi kanina na agad eh. You are gold. Ayan, mag-spray muna ako. Kasi nagpatubig sila eh. Spray natin yung talong. At sinasalakay na naman ng uod. Eh dito mag-spray sa mga maliliit na ano. Talong, agapan na natin. Eh dala mo yung ano? Fungicide. Ah, halo mo. Isa pang advantage nung plastic mulch na yan, pag nag-spray ka at na-sprayan mo yung plastic na yan, tumatagal dyan yung ano, yung gamot. Yan ang purpose nun. Lalo na kung yung tama yung paglagay, ito yung gray ang nakataas, hindi yung itim. Dapat yung itim nasa ilalim para ma-ano yung gamot, magtagal siya. Pag naarawan, parang sumasariwa yung gamot. Yan ang ano niyan, malaking tulong ng plastic mulch. Maraming benefit 'yan. At marami pa ring nagtatanong at nanghuhula kung ano itatanim namin dito sa pagitan.
merong nagsabing sibuyas, merong nagsabing, hindi ko muna sasabihin, malalaman nyo na lang, para merong konting suspense, surprise. Kasi dito, pinag-aralan ko yung mga nagtatanim dito, kadalasan, sitaw, talong, kamatis, okra, lalo na ngayon, sabay-sabay yung okra. Yun, wala akong nababalitaan nagtatanim dito sa amin. Siyempre, hindi ko muna sasabihin para walang sumabay sa atin. Makasarili eh, no? Hindi. Sasabihin ko rin pagka andyan na yung punla natin. O kaya pwede rin sabihin ko pagka namumunga na. Sigurado hindi nyo mahuhulaan yun eh. Marami siyang katulad. Marami siyang kamukhang gulay. Sa bali bukas, dun tayo sa farm 1, papatubig muna kami ng okra. Tapos sa kinabukasan ulit, dito naman. Ito naman ang patutubigan natin yung talong. Mas mainam na yung inaagapan sa uod. Sa mga naninira. Habang maliit pa, pina-spray ko na kay Eddie. Inaluan ko ng fungicide, lanet, tsaka yung ano pa ba isa. Tatlo yung hinalo namin eh. Tapos yun doon sa malalaki, gold ang binili ko. Dahil yung uod doon, yung gold kasi para doon sa mga ano eh, sa mga sumisip-sip sa loob. Yung mga sip-sip. Mga naninira ng ano ng mga sanga yung nasa loob. Ano na ako sa inyo, basahin yung damit ko, may gamot. Tuluan yung likod ko ng gamot. Ano guys, kita-kita tayo bukas. Maraming salamat ulit. Say again. Diba?